Cassie, kailan ka ba magsasawang kainin yan araw-araw? Daddy, di po ako magsasawa dyan kasi number one super sarap yan. At pinaghirapan niyo po yung paggawa nito. Yaya, di ba nga, I said I don't like sardinas. Ay, naku, pasensya na po, napagpalit ko. Ay, sandali lang po, Mamban. Yaya, pakibilis. Andito lang ako para sunduin ang bagong VP for Operations ng kumpanya. Vice President ka na, ate. Ay. Ang bongga naman. And she deserves it. Alam mo namang hard worker yung ate mo. Congratulations, Miss Vice President. I expect a lot of things from you. Thank you. I will do my best for this company. Congratulations, thank Vice you. President. Galing mo talaga, Cassie. Kami kabado sa pag-aaral for the quiz bee, samantalang ikaw, pa-paint-paint lang. Painting makes me calm. Besides, sabi sa akin ni Mama, huwag ako magpapadala sa pressure. Learning should always be fun. In-announce na kung saan gaganapin ang quiz bee competition. Saan po, Ma'am? Para masabi ko na rin po kay Mama. Sa Maxwell International School. Sa Maxwell! Maganda doon! Marga! Marga! Hey, Nika! Hello? Come, girls. Nag-announce ang venue for the competition. And tayo ang magiging host school. So, I expect you to do your best? Absolutely, ma'am. I'm always on top of my game. S-Y-Z! O, ito, last na, bago tayo umuwi. Sinong gusto mag-drawing task? Come on! Nana, patuloy naman po. Oh, Gio! Ayan, ha? Eh, sorry. Oh, ito, Rian. Anong gusto mong drawing? House. House? Wow! Sige, tutulungin ka. Jude, hindi ba bawal yung ginagawa niyan? Makaharang sa kalye, tapos maingay. Palisin mo ba? Hindi pwede, Tay. Nasa bakuran siya ni Jepoy, eh. Tsaka, hindi naman niya kasalanan kung maraming nanonood sa kanya. Mukha nang bumabait, eh. Talino pa. Mabait! Matalino? Mas mabait at mas matalino ang apo kong si Marga. Walang binakbat yung batang yan. Are you ready for tomorrow? Absolutely. Great. And you know what to do? I have to win. Yes, you have to win. Always remember, being a mondragon means being the top in everything. Walang mondragon na talunan. At walang mondragon na tinatapak-tapakan. Manalo-matalo experience yan. And you learn more from failure than success. Tanda mo yan. At anak, masaya na kami ng daddy mo that you're doing your best. Sobra-sobra na nga eh. We're very proud of you. Approve? Approve. Approve. Okay, so saan yan para makatid natin? Ay, okay lang po, daddy, kasi kasama naman po namin si teacher. Hindi. Tsaka may service po kami papunta dun sa Maxwell. Maxwell? Pwede yung tanong? Sure. Alam mo ba kung nasan yung auditorium? Sa quiz bee rin ba kayo? Oo. Baka audience. Well, actually, papunta na rin kami doon. Pwede ko sumabay if you want. Talaga? Thank you, ah. Eh. Ah, kayo na ba yung mga taga St. Jude? Opo. Buti kompleto na kayo. Tara, magsisimula na tayo. Participants kayo? Oo. May problema ba? Kagabi pa malalim ang iniisip mo, ah. Yung school na pinuntahan ni Cassie. Alam mo yun? Yung Maxwell. Doon nag-aaral si Marga ngayon. Sir, I take your question. Category, Philippine history. Name the person who read the act of the Declaration of Philippine Independence on June 12, 1898. Maxwell International School. Emilio Aguinaldo. That is incorrect. St. Jude Thaddeus, would you like to steal? Sagot mo yan. Ambrosia. Ambrosia Rianzares Bautista. That is correct. I protest. Mali po yung sagot niya. Alam naman po natin lahat na si Emilio Aguinaldo yun. That's enough, Marga. Tama sila. Isa yan sa mga misconception ng ating history. And to all the medals, to our winners, Phoebe Diaz,
and Cassandra Mondragon. We suggest na i-retain natin ang original packaging ng mga products natin. Mas durable ang tin containers rather than using glass containers, making it easier to transport. Mat, malalasan natin ang probability ng damaged goods. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit si Robert ang gusto namin makausap. Isa sa mga requirements namin ay siguraduhin sa glass container ang gagamitin. This is export. Malaking bagay ang presentation ng produkto. Hindi naman ito para sa sari-sari store lang, kundi supermarket sa Australia. We're really sorry, pero business-wise, hindi namin alam ang capabilities mo. Ang alam lang namin, dati kang secretary ni Robert. But that's it. Si Robert ang kausap namin ever since. At pwede ba tayong mag-schedule ng iba pang meeting with Mr. Mondragon? This is the first we presented to you since ito yung pinaka-cost-efficient para sa inyo. But if you insist in using glass containers, kayang-kaya namin ibigay sa inyo yun. Handa kami. This is the second option. Malaki ang production cost nito since it's glass containers. Dodoble ang transportation cost kung sakali. And we are working with artisanal suppliers to meet your demands. May third option ako. We can discuss it after nito. Para makita nyo rin kung alin sa mga plano ang babagay sa gusto nyo mangyari. Alam kong malaki ang tiwala nyo kay Robert. And that's why I'm very hands-on with this account. If you give this to us, I will make sure na hindi kayo magsisisi. Kung kakayanin nyo ang laki ng demands namin, eh hindi tayo magkakaproblema. We will deliver. Oh, sige, papahanda ko na yung kontrata. Surprise! Surprise! Congratulations! Surprise, look! Lahat ang paborito mong pagkain yan! Ano po yung occasion? Occasion? Of course, anak! Sineselebrate natin ang pagkapanalo mo sa Quiz Bee! Hindi po kami nanalo. I'm sorry. Marga, you don't have to say sorry. Sa isang competition, minsan mananalo ka, minsan matatalo ka. Pero lago mong iisipin that we're proud of you, okay? So, sino nga nanalo? Daniela. No, I want to know. Sino nanalo? From what school? Kaninong galing na pamilya? Hindi natin kilala yan. Baka mga mandaraya yan. Baka nagkaroon lang ng problema. Daniela, we'll never please. Know. Si Cassie po. Cassie? Yung anak po ni Grandpa. Hindi ko palalampasin to. Hindi talunan ang anak ko. Daniela, ipapaalala ko lang sa'yo. Nalabas ang mga bata sa kanong mga issue mo kina Romina. Alam mo, hanggang ngayon, iniisip ng anak natin na disappointed ka dahil nagkulang siya. Hindi naman sa lahat ang pagkakataon mananalo siya eh. Hindi tama na iparamdam mo sa kanya na may mali sa kanya dahil hindi siya nanalo. Ang ganda po talaga sa Maxwell, Dad, no? Mukhang interesado ka sa Maxwell ngayon, ha? Yes, Dad. I want to study sa best school. And I think sa Maxwell ko po makukuha yun. Sige. I will do my best na makapasok ko ng Maxwell. Dad, I will take the entrance exam sa Maxwell. And I'm sure you'll make it. I trust you and I believe in you. Mommy, I'm really sorry. Hindi ako number one. I'm so sorry. Hindi kami nanalo. Marga, kung meron man dapat mag-apologize, ako yun. Sobrang stress ko kasi these past few days, kaya ganun na lang yung reaction ko. But still, Mommy, natalo ako. And I know na hindi mo na yun ulit hahayaang mangyayari, right? Always a winner, Marga. Ililipat mo si Cassie sa Maxwell for senior high? Yeah. It's going to be good for her. For her future. Pero i-uproot mo yung anak natin. Imbis na kakilala na niya yung mga classmates niya, mag-a-adjust na naman siya. That's easy to handle. That's minor. Sigurado ka ba, anak? Oo naman po, Ma. At saka gusto ko rin po masubukan. Baka manibago ka. Ma, gusto ko po maging katulad niyo ni Daddy na successful. Diba kayo na rin po yung nagsabi, walang mahirap kung gusto. Pag-iisipan ko. This is the first time na na-disappoint sa akin si Mommy. And I promised her na hindi na to ulit maulit. So, the next time na makaharap ko si Cassie,
hindi ako papayag na matalo. That's your girl. Kung may lubos man po akong ipinagpapasalamat, yun ay hindi ang mga parangal na natanggap ko, kundi ang mga alaala at paggabay na natanggap ko po mula sa inyong lahat. And I wanna offer this achievement to my lovely mom and dad. Mom, Dad, I hope I have made you proud. Para po sa mama ko at sa daddy ko, para po sa inyo to. Maligayang pagtatapos po sa ating lahat. I'm so proud of you, anak. Thank you, Mommy. Congratulations, anak. Thank you, Daddy. Promise po, parati akong number one. Oo naman. After all, mana ka sa akin, hindi ba? And always remember, walang mondragon na hindi number one. I know, Mommy. And don't worry, never ko po kayong i-disappoint. Kaya po kaya yung role model ko. Laging successful at hindi nagpapatalo. Mapayag na ako na sa Maxwell International School ka na mag-aaral. Talaga, Mama! Thank you po, Mama! Thank you, Mama! Love you! I love you, anak. Cassie, sana hindi ka magbago. Pagbutihin mo pa rin yung pag-aaral mo, ha? Yung pag-aaral mo lang, anak, ang may pamana ko sa'yo. Na sayong sayo lang, lahat ng yaman ng meron tayo ngayon, pwede mawala yan. Kaya gusto ko laging handa ka. Para kahit anong mangyari, may panghahawakan ka. Anak, speaking of fashion, I got you something. Ano to, Mommy? Guess. Wait, is this? Yes. Oh my gosh! Open it. Pakita mo sa mga followers mo, mga viewers mo. Sure ako ikaw lang ang meron yung gusto. Oh my gosh! Ito yung bag na gustong gusto ko! Tada! Gusto ko! Yes! Ako, sigurado naman akong papasa ka. Oh, ito. Pero ma, regalo ko po yun sa'yo eh. Nakausap ko ng daddy mo. Sabi ko sa kanya, dapat ikaw ang bilhan ng bagong bag. Pero kung ayaw mo to, pwede naman tayong tumingin sa iba. Hindi, ma, okay lang po. Ako nga pumili, diba? This year, we have two transfer students who'll be joining your class. Please come in. OMG, sino siya? New face. Cute face. Oo nga. What? Cool. Diba siya? Please introduce yourselves to the class. Hi, I'm Cassandra Andrada Mondragon. Pero pwede niyo akong tawagin kasi. Naisip ko lang kasi na baka gusto niya sabay tayong mag-lunch. Wala pa kasi ako masyadong friends eh. I won't. Oh, I mean, meron na kasi kaming plans ni La Nadia. Right, girls? May plans tayo? Okay. Walang problema. Next time na lang. What's your decision? I'm really sorry, Daniela. Pero sa lagay ngayon ng club mo, hindi siya magiging sustainable. So you're backing out? We never agreed in the first place. Ang sabi namin, pag-iisipan namin. Daniela, we're friends. Pero business tong pinag-uusapan natin. Kahit naman ikaw yung nasa kalagayan namin, I'm sure hindi mo isusugal to. To be honest, sinking ship na ang club mo. Hi, Marga! Ito ka rin para magla-lunch. Pwede ba ako sumab? Sorry, pero exclusive kasi para sa amin itong table na to. Okay. Sorry. Good afternoon po. May kailangan ka? Ako po si Cassie. Ikaw po si Tito Carlos, di ba? Yung nagbigtas po sa akin sa pool dati. Cassie, kumusta ka na? Okay naman po. Dito ko din nag-aaral. Opo, magkaklase po kami ni Marga. Talaga? Tito Carlos, thank you nga po pala sa pagligtas sa akin dati. Hindi po ako nun sa inyo nakapag-thank you kasi bigla po kayo umalis ni Ate Daniela. Huwag mo na isipin yun. Mabuti naman na magkasama kayo ni Marga. Para kahit pa paano nagtutulungan kayo sa klase. Oo nga po eh. Daddy! Carlos. Sir Robert. Marga. Gumano ko sa lola mo. Marga. Hello po. Kamusta na si Daniela? Buti naman. Maayos naman siya. Inaalagaan ko naman ang pamilya ko. Alam mo, matagal ko na sanang gusto makausap si Daniela kasama si Marga. Kung ako lang naman, wala naman talagang problema eh. Pero kilala niya naman si Daniela. Hanggang ngayon ba? Well, I guess it's up for us to fix this. Hayaan niyo kakausap ko si Daniela. Carlos,
Ako naman ang gusto ko lang eh, magkaroon ng isang maayos na pamilya. Malalaki na yung mga bata. Siguro sapat na panahon na yun para naman tanggapin na kung anong katotohanan. What? Same class. Same track kami sa school ng Cassie na yun. Wala silang karapatan na ipasok ang Cassie na yun sa Maxwell! They don't have the right to cost on our family's legacy! Dara, anong gulo to? Ipinasok ng babae niyo ang anak niya sa Maxwell! Ang kapal talaga ng mukha! Daniela, hindi natin pag-aari ang Maxwell. Kung gusto mag-aaral ni Cassie, bakit hindi? Hindi ako papayag! They should know their place! Hindi ko hahayaan pati ang eskwelahan ni Marga. Pasukin ang mag-inang yan! Tama na, Daniela. Yan ba gusto mong matutunan ni Marga? Gumawa ng gulo? Hindi! Tinuturuan ko lang siya protektahan ang lahat ng meron siya. And you know what? You're correct. Hindi na dapat natin ito pinag-aawayan pa. You should be on our side. Nakausap po ang daddy mo kanina. What? Gusto niya makipag-ayos sa'yo. Daniela, ilang beses naman niya sinubukan. Ngayon, ibibigay ko sa'yo yung desisyon. Issue mo yun sa daddy mo. Pero nakikausap ako sa'yo, Daniela. Huwag mo idami si Marga dito. Kung ano man ang magiging desisyon mo, sana isikabubuti ng pamilya natin yun.